Eksakto alas 2 ng hapon, isinagawa ang ceremonial pressing of button sa tanggapan ng Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo, hudyat ng nationwide simultaneous earthquake drill. Sumiksik ang mga opisyal ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng lamesa para sa duck, cover and hold. Ang kunwaring eksena, tatlong rehiyon ang apektado, ang NCR, Central Luzon at Calabar Zone ng magnitude 7.2 na lindol na may intensity 8 ang lakas dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Organisado ang evacuation sa gusali hanggang makarating sa open ground. Hindi tulad sa mga nakaraang earthquake drills na may mga reenactment sa mga posibleng physical na epekto ng lindol, ngayon ay sinasagawa lang ang functional exercises sa kunyari NDRMC Command and Control Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Dito sinasagot ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga tugon sa mga posibleng senaryo. Ibinida rin ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan ang mga kagamitan at mga tauhan na handang tumugon sa disaster. Kabilang ang mga rescue team na nauna nang nagamit ang kakayahan sa pagtulong sa lindol sa Turkey. Are we ready for the big one? And this mastering is our answer to that question. The men and women in front of you are the people who will respond and save us. Sa Malacañang, nakiisa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal sa paglikas, suot ang safety helmets. Kaya kahit paulit-ulit po ito nating ginagawin, ito po ay para magkaroon po tayo ng muscle memory. Napuno rin ng nasa 5,000 empleyado ng Pasay City Hall ang Open Ground at Harrison Street sa pag-ensayo ng paglikas. Sa Quirino Grandstand sa Maynila na magsisilbing West Quadrant, ipiniwesto ang static display kung saan makikita ang iba-ibang equipment na ginagamit sa pagresponde sa anumang emergency situation. Binigyang diin ng mga opisyal ng pamahalaan na dapat magsilbing panggising sa Pilipinas ang nangyari sa Turkey at Syria na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. The lesson there is we need to make sure that our houses and buildings are evaluated and structurally sound or retrofitted. So, program na yan ang gobyerno. Pangalawa, kailangan din natin magsanay, hindi lang sa araw, pati na rin sa gabi. Aminado ang DPWH na nasa higit 2,300 gusali pa ang nangangailangan ng dagdag na assessment ng structural engineers dahil potentially hazardous kapag lumindol. Sa paulit-ulit exercises, iginiit ng Defense Department na hindi lang dapat ang pamahalaan ang handa, kundi ang bawat pamilya at individual para mailigtas ang sarili sa lindol. Michael Delizo, ABS-CBN News.